kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, ang pangalawang araw sa ating apat na po na paglalakbay sa buhay kabanalan tungo sa ating pagdaraos ng Misteryo Paskwal ng pagkamatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dapo ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya, ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio ay dapat pagpasyahan natin ang ikabubuhay at ang buhay. At sa ating ebanghelyo ni San Lucas, tayo ay tinatawag na ating Panginoon na sumunod sa Kanya sapagkat ang lahat na mag-alay ng Kanyang buhay para sa Kanya ay magkakamit nito. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Sa mga sandali na tayo sumuway sa Kanya, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan Kristo, mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mo kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan. At sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat. At sa pamagitan ni mo rin, humantong sa wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay o kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya,
at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Magpupuri kami sa'yo, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito.
Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Kung akatumbas naman ito ay ang kanyang buhay, ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa panahon po tayo ng Kwaresma. Isang salitang Latin na ibig sabihin, apat na po na araw. Apat na po na araw na ating paghahanda para sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon o Easter Sunday. At itong mga mahal na araw, tayo ay tinatawag na sumunod sa Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 22 hanggang 25, na kung saan ito ay may dalawang bahagi. Ang Versikulo 22 ay siyang pagpapahayag ng paghihirap, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon o kanyang pasyon. At mula sa Versikulo 23 hanggang 25, ang kanyang panawagan sa atin na sumunod sa kanya. Sa Versikulo 23, sinasabi ng ating Panginoon, "Kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin." Sumunod sa akin. Ito pong Versikulo 23, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas ay nakasulat po sa orihinal na pagkasulat, at ang orihinal na pagkasulat hindi po sa English, hindi po sa Tagalog, hindi po sa Latin, bagko sa Koinokona Grego. Sa Koinokona Grego, ang Versikulo 23, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas ay akolotistimoy, sumunod sa akin. At kung ito ay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ay nagsalita ng Hebreo Aramaico, ay kanyang sasabihin, lech akare. Pero kung atin itong tingnan, hindi po ito ang lech akare. Ang dapat na salita ang gamitin natin ito sa Versikulo 23, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas, ay ang salitang shama. Shama ay ang pagsunod. Pero buong puso na pagsunod, nagkaroon ng pagbabago at pagbalik loob. Ito yung ating pagtingin na sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, Versikulo 15 hanggang 26, na sa Versikulo 26, atin pong pagpasyahan at sundin si Yahweh. Kaya ang tama po na salita na dapat nating pagnilay-nilayan, ang tunay na pagsunod, shema, o sa Griego, sa Versikulo 23, akoloteste, o sa Latin ay na-translate po ito ng sequi diem, sa English, follow God, sa atin, pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, ito yung ating sinasabi ng ating Panginoon na limutin natin ang ating mga hilig, ang ating sarili, anumang ating gusto. Pagkos, ating tanggapin anumang mga paghihirap o cross ng buhay, anumang mga hamon
anumang mga pagsubok, anumang mga problema o salarin sa buhay. Madalit sabi, ang cross ng buhay, pasanin po natin. Nakapasa ng cross ang ating pong Jesus Nazareno. Tayo rin ay hindi magpasan sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, ulitin ko po ang sinasabi sa versikulo 23, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sumunod sa akin. Akol Christi moi. At itong pagsunod sa ating Panginoon ay isang tunay na paglalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Naway ang ating buhay ay maaayon sa kalooban ng Diyos. Magkaroon tayo ng isang mabuting ugali, kagandahang loob, habag para sa ating kapwa-tao, awa sa ating pagtingin sa kanila, pagtanggap sa kanila, pag-ibig at pagmamahal na ating ipahayag sa isa't isa at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos na may sa buhay natin ang gawaing mabuti upang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ito ang panawagan ng Diyos. Sapagkat kung titinala natin at ating iligtas ang ating sarili, hindi po tayo maligtas. Ano mang mapapala natin kung ating tingnan lang ating sarili, wala. Diyos lang at ang pagsunod sa Kanya upang ating makamit ang kaligtasan at buhay na ganap na ikasiyasya na siyang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Verso 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay. Ito'y ganap at ikasiyasya. Makamtan po natin ang buhay na ganap at ikasiyasya sapagkat ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Sumunod lamang tayo sa Kanya. Siya na tunay nagmamahal, lalahanin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasan ng cross katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Atin pong itutugon, Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway may sa buhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pangaapi, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak
ang nagbigay ng buhay sa mundo. Hiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay naming sa nambana ay nakahain upang ang iyong minamagandang loob na ibigay ay aming ihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kaluuban ng kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang helisisiawit ng papuri sa iyong bayan sa kalangitan, kami nagbumingi sa iyong kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan ni at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin na kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo si na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gaya nilang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasaloy sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungson, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kabayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nanaisin akin aakuin.
pasanin kung iyong iibigin iputong sa akin korona ng inangkin pantubos sa mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahing ito, sika pagpapatawad ng mga kasalanan, ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Sumunod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagdalisay ng ating mga puso't isipan at kalooban o kaluluwa. At mamuhay tayo na matuwid. Ngayon na po ang kubasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaagos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na way maalala ng pangako nun sa binyag na ikaw at ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.